Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus ang talinghagang ito sa mga taong ang tingin sa sarili matuwid at tumahamak naman sa iba. May dalawang lalaking pumanhik sa templo upang manalangin. Ang isa ay Pariseo at ang isa naman ay Publikano. Tumindig ang Pariseo at pabulong na nanalangin ng ganito, "O Diyos, nagpapasalamat ako sa iyo pagkat hindi ako katulad ng iba, mga magnanakaw, mga magdaraya, mga mangungulunya, o kaya'y katulad ng publikanong ito. Makalawa akong nag-aayuno sa loob ng Sanlinggo. Nagbibigay ako ng ikapo ng lahat kong kinikita." Samantala ang publikano ay nakatayo sa malayo, hindi man lamang makatingin sa langit, kundi dinadagukan ang kanyang dibdib at sinasabi, "O Diyos, mahabag po kayo sa akin na isang makasalanan. Sinasabi ko sa inyo, ang lalaking ito'y umuwing kinalulugdan ng Diyos, ngunit hindi ang isa, sapagkat ang sinumang nagpapakataas ay ibababa, at ang nagpapakababa ay itataas." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa. O Diyos, mahabag po kayo sa akin na isang makasalanan. Sa Ebanghelyo ngayon, ipinakikita ni Jesus sa pamagitan ng isang talinghaga kung anong disposisyon dapat mayroon tayo kapag nananalangin. Ang pagdarasal ay hindi sa maraming mga salita na ginagamit. Hinahamon tayo ng ating Panginoong Jesus na taglayin natin sa ating mga puso ang kababang loob sa ating pananalangin, lalo na sa paghingi ng kapatawaran para sa ating mga kasalanan. Hindi tayo nagdarasal para sumbatan ng Diyos at ilahad sa Kanya ang mga mabubuti nating ginagawa. Hindi tayo lumalapit sa ating Panginoong Jesus upang ipakita sa Kanya kung gaano tayo kabanal habang minamaliit naman natin ang pagkatao ng iba. Nagdarasal tayo upang humingi ng kapatawaran sa Diyos para sa ating mga pagkukulang at upang buong kababaang loob nating sambitin sa Kanya na mahina tayo at kailangan natin ng Kanyang mapagkalingang tulong. Pagsasagawa. Sa iyong pagdarasal, alalahanin mo ang iyong kahinaan at humingi sa Diyos ng lakas at kapatawaran.